Hello mga ka-Stiffnecks! I'm Mimai. And I'm Grace. And this is Wag Kang Lilingon, the allegedly haunted horror comedy podcast. Ayun. So, welcome guys to another episode of Wag Kang Lilingon. Yes, welcome to episode 1 of Season 3! Yes. Ayun. So, from last episode, nabanggit na namin kung ano yung theme natin for this season, right? Oo. Our theme for season 3 is Crimes of Passion. Yes, dahil month of February. Month ng pag-ibig. Pag-ibig na, Pag-ibig na naging, Pagkabigo. Aray. Hindi naman. Pero yun. Madugong like, pag-ibig. Love turn. So, disaster. Short recap lang, what is Crimes of Passion? Crimes of Passion daw is a violent act arising from a sudden unpremeditated anger or heartbreak. So, any crime committed out of a strong emotion, most commonly rage. Oo. And yun nga, ang in-emphasize namin, hindi siya plinano eh. So, yes. Unpremeditated. So, it can be classified as crime of passion. In short, yun yung mga crimes na nagalit ka tapos nadilim yung paningin mo. Yes. Yun. Tapos nanaksa ka ng ballpen. Pencil. John Wick lang. Oo. Pero yun. So, a few disclaimers. So, since we're talking about crimes and very graphic, brutal scenarios. Oo. We advise some listener discretion. Lalo yes. na if you're a minor or if topics of abuse and violence affect you mentally and emotionally. Yes, exactly. So now is the time to listen to our other episodes. Yeah. Oo. Pero kung kaya niyo naman. Kaya na naman kung power Oosh, naman. G. Yes, go lang man. So we are not police investigators. We are not police investigators. We don't have any background. We are not lawyers. Uh-oh. And we are not forensic experts. How I wish and I was. And most especially, we are not psychiatrists slash psychologists. So, whatever opinions na we state, it's Uh-oh. Mostly personal. It is personal. Pero at the same time, we can assure you na whatever yung tales na ikikwento namin sa'yo, sa inyo, we did some research. Considerable research on it. Yes. Naman. So, pero at the same time, if you have any corrections, yes, suggestions, or new information that you'd like to share na related dun sa mga kinikwento or ikikwento namin, please feel free to contact us by... Contact talaga. Oo. sending us messages. Oh, please let us know. We are open to discussion. The open relationship. Open to discussion. Kindness. Ayun. So, Mims, ano ba yung topic natin? Ayun, for so this first for ep? This first episode, we are going to tell you some tales na may mga crimes of passion na naganap. So, may four persons of interest. So, mostly, itong mga tales na to, nangyari sila prior and towards the beginning of the early 20th century. Oo. Kasi eventually, we will discuss, syempre, yung mga more recent crimes. Pero, syempre, magsimula tayo dun sa mga hindi natin naabutan. Hindi na nga ito naabutan ng mga magulang natin to. Oo. Although, I'd like to emphasize pala before we start yung tales natin. Kasi diba, since nangyari sila pre and early 20th century, hindi pa uso nito yung intense documentation. Oo. So, itong mga ikikwento namin, it's a mixture of different accounts na nanggaling by word of mouth, by news reports. Oh, yeah, may news reports. Pero syempre, iba dun in sinesensationalize nila. Uh-oh. So, we can never know for sure alin yung bits na in-exaggerate lang and alin mm-hmm. yung talagang totoo. Pero, yun, we tried to source from reputable sources naman. And cross-referenced it to various
Wow. So, yung English. Papaka-professional. Cross-reference to various sources. Para naman, ano, kung ano yung parang common, ano bang tawag din? Common denominator. Oh, kung ano yung pinaka-nakwento talaga. Mm-hmm. So, most likely may grain of truth dun sa yes. mga, ano na yun, mm-hmm. kwento. So, ayun, makikita natin, no, na throughout the season, siguro parang yung evolution ng mga crimes. Oo. Kasi kung nung dati, paano nila pinipili yung way of ano nila. Oo. Kasi ngayon, ang dami nang makakakita sa'yo. Oo. Tapos ang dami, basta masaya. Oo, basta i-explore natin yan. Masaya yung mga, ano. So, ayun, sige. Shall we start? Yes. Ayun. So, I'll go ahead first. So, this person is sobrang kilala natin siya. It's a Filipino. Sabi ko, kapitbahay ko ba yun? Best friend ba natin to? Hindi. So, our first person of interest is Juan Luna. O, diba? Very close to home. So, parang magtataka kayo kung hindi kayo familiar. Parang, ha? Si Juan Luna? Bakit? Why? O, parang kilala natin siya na parang as in master painter, ilustrado, mga kalinyahan, ka-Burks ni Rizal. Yes. Tapos, diba? Parang, paano siya nagkaroon ng crimes of passion ano background. So, ayun, this yung source ko pala nito is from Esquire. So, they did a piece on Juan Luna and yung mga nangyari. So, I'll start with nung 1886 si Juan Luna is pinakasalan niya si kanyang wifey na si Maria de la Paz Pardo de Tavera. Pare ng diba? Pangalan. Paka ano, alta. Alta. Oo. Pero tawagin natin siya sa pangalang Paz. Diba? So, nang yun napakahaba naging Paz na lang. So, ayun, since ano sila, well-off sila na family, both sides, and may okay na reputation. So, nung panahong yon ang ginawa nila is nag-migrate sila to Paris. O, diba? Napaka-shara. Nagkano kaya pamasahe to Paris? Paris, ang mahal nun, girl. Oo. Oh, ngayon kasi, syempre, alam natin ang mahal. O, diba? Ganun, parang nagpakasal kayo, tapos maisipan yun, ay, mag-ano tayo, ganun, Europe, tapos Paris na lang tayo tumiraw. Diba? Wow. Sana all. Sana all. Lahat nawa. So, ayun. So, actually, nung lumipat sila sa Paris, 2 years later, yun yung ginawa niya na yung spoliarium, yung kanyang masterpiece. Pero parang, di ba, yung sa, ano natin, sa napagkakilala natin sa kanya, parang doon na nag-stop na, okay, siya yung painter nito. And wow, and kapatid siya, bro siya ni Antonio Luna. Yes. Mag-bros, ganun. Yes. So, nung yung kanilang married life is okay naman, tapos meron silang isang anak na si Andres. Tapos apparently, meron pala sila dapat anak na babae. Pero namatay in childbirth. Ah, okay. So, ayun. And then, parang ang nangyari is 4 years into their marriage, parang nag-die down na yung kanilang honeymoon phase. O, diba? Ang tagal. Wala na bang pag-ibig? Ganon. Kindness. So, nung 1892, medyo, ano na, medyo alanganin na ang kanilang marriage life. And then, ito si Kumaring Paz, ay may na-meet siyang isang guy na si Masu Dusak. O, diba? Inaral ko talaga kung paano sabihin ba, makorek ako ng mga French friends natin na gusto mo yun. Kamusta yung may French friends tayo? Meron ba talaga? Ayun. So, nung ang nangyari is, na-meet niya to sa Mont d'Or. So, hindi ko sure kung tama yung pronunciation. Pero ano siya, isang vacation destination sa France. And then, pagka-uwi niya, kunento niya kay hubby Juan Luna. Eh, si paring Juan Luna natin ay kilala sa kanyang uncontrollable temper. Oo, at saka may pagkaseloso si kuya mo. So, ang nangyari, parang nag-ano siya, alam mo yun, parang nang hinala siya na, ay, may something to. Parang bakit naman. Bakit kasi kwento? Yun eh. Gusto mo yan, mag-ganon siya mag-isip. Okay. So, syempre, wala naman kasing something. Baka wala namang something. Ano siya eh, parang trust yan eh. Oo. Parang kwento lang. Parang, uy, may na-meet ako, ganyan. Diba? Actually, mas okay honest, yun kasi honest. Honest. So, ibig sabihin, walang something. So, eh, wala.
hindi naniwala si Juan Luna. So, it came to a point na sinitre-threaten niya si Paz. And then, nabububog, ina-assault. To the point then ang nangyari, one time, sinira niya yung mga damit. What? Oh, ganun kalala. So, ang ending, si Marik, kumaring Paz natin ay lumayas. Pumunta sa kanyang, ano, mother. Oh, tapos, itong si Juan Luna, sinundan niya pala. Si Paz. Oo. Okay. Napatago, syempre. Ha? Diba? Patago talaga? Oo, kasi parang... Ah, sabagay. Diba? Ayaw niya namang i-declare ang kanyang... Ano, kanyang... Pride rin siguro, presence, no? Yes. Tapos nalaman niya na yung bahay na tinitirhan ni Paz, nandun din si, ano, si... Sir Dusak. Ay, ang hirap. Ang hirap mag-French. So, si Sir Dusak na lang siya. Huwag na tayong mag-French. Mahirap. So, ayun. Na-convince Wait, na siya. Sorry. So, ibig sabihin, si Sir Dusak, nakatira na dun sa bahay ni Hindi Paz? Hindi naman. Parang ano ata to? Parang either... Compound. Siguro. Or parang or mga air, hotel. Ayan. Ganun, okay. Mga hotel sige. Siya. Ganun. So, kasi ang naka-ano is, parang ang sabi lang dun is, it on the same house. So, baka nga hotel to or something. Tapos, yun. So, na-convince na siya na, ay, may something to. May something talaga. Oo. So, bumalik siya the next day. Tapos, ayun, nag-amok si kuya mo. OMG! Nag-amok. Tapos, nandun na yung mga kapatid ni Paz. So, parang inawat, ganun. Na parang maano siya, parang mahimasmasan siya. Oo. Tapos until sa okay, umalis siya. And then, days pass, nung pagdating ng September 22, ano lang to ah, tawag dito, ilang days, weeks. Kasi September, it all happened in the month of September, na pumunta si Juan Luna sa bahay nila, pass, nasa bahay na to, kasama niya yung kanyang mother. Tapos ang setting daw is, yung mother and two brothers kasama nila sa bahay. So, si dalawang brothers, parang nag-excuse sila kasi mag-breakfast ata or merienda okay. Sa labas. Tapos biglang dumating si Juan Luna. Tapos pababa na daw ng hagdan ang mag-ina. Okay. Binaril. Binaril niya? Binaril niya. Oo. As in, binaril niya sa... Hindi ko alam kung saan niya binaril exactly. Pero... nakatakbo pa yung dalawa pa akyat. Shucks. Mm-hmm. So, I guess, hindi naman sobrang oo, fatal. Hindi fatal muna. Oo, kasi talagang, hindi dead ano on pa, the spot eh. Oo, parang gusto niya pa talagang pahirapan eh. May ganong motive. Tapos, pagdating niya sa taas, na-trap yung parents. So, ang ginawa, binaril niya sa ulo si mother, pati si kanyang wife. So, ayun. OMG. As in, legit. Headshot. Grabe yung ano, yung anger management issues. Oo. Pero diba sa mga history, ano din. Oo nga, always na may mention na silang magkapatid. Meron, may anger issues talaga. Mainitin yung ulo nila. Oo. No? So, ayun. Diba, surprise, he killed his wife and his mother-in-law. So, ano nangyari? Na ano ba siya? Oo, na-apprehend naman siya. Ah, okay. Pero, ito yung medyo... kaloka kasi na-acquit si Juan Luna from that. And we'll go back to our, yung sa opening episode natin na nung time na yon sa France, meron silang parang unwritten law na parang yun nga, na pag nahuli mo daw na, pero diba ito kasi wala naman siyang proof eh. Wala, hindi niya man nahuli in action. Oo, hindi siya caught in pero suspicion lang. Pero since laging ganun na parang yung husband kapag ka... Oo, kakampihan talaga. Oo, so siya. Tapos para ang naging ano nila, ang naging grounds nila is for temporary insanity caused by passion. So sample nga to ng crime passionnel, o diba? Yung parang ating origin of crimes of passion. My so, goodness, so nadamay unfair. Pa si mother, ano. Mm-mm. Mother Pardo de Tavera. O, di ba? Si, ano pa pangalan niya? Juliana. Si My Mother gosh. Juliana. Gosh! Di ba? Parang, ako din parang naisip ko, ano, parang ano ba nangyari sa kanya? Parang namatay siya sa heart attack ang alam ko. Pero, si Juan Luna. Oo, pero walang
masyadong kwento na parang pinatay niya yung asawa. Oo, niya. Parang hindi mo alam ko parang yung, kung yung term ngayon parang media blackout siya. Oo, no? Exactly. Oo, kasi ganun. Parang I mean, lumalabas siya sa history books nung elementary. Oo, pero ganyan, hindi yun, pero never walang mention, walang anything. Oo. Diba? So surprising to find out na ganun pala. Wait, si Paz ba yung may painting? Ayun na nga. Ayun. I'm gonna do a fun fact. Ay, gusto ko yan. Oh, sige. May umi-Englishers na kayo dito ngayon. So, ayun. So, meron kasing article din si Esquire na nilabas before about a cursed painting. Kasi itong painting na to is nasa National Museum. So, yung painting na Portrait of a Lady, siya yung ginawa ni Juan Luna after the image of his wife. Tapos, sabi nila, haunted daw yung painting na yun. Kasi apparently, nung pinatay yung mag-ina, nandun sila sa room na nandun yung painting na yun. So, kumbaga para siyang silent witness to the crime. Ganun. Diba? Tapos, kaya siya sinabing haunted kasi daw, yung mga naging may-ari nitong painting na to is kung ano-anong kamalasan yung na ano nila. Na experience nila. So, until eventually na hinand over na siya sa National Museum. Oh my gosh, nakita ko to eh. Oo, nasa ano siya, hindi ko alam anong wing eh, pero basta yung green. Saka ito ata yung tama, or iba pa ba yung nakahigang babae, tapos nakalabas yung isang. Oo, iba pa yan, diba? Yun. Ah, yun. So, tapos yun may hawak yung siyang grocery. Rosary. Grocery? May hawak siyang rosary. Magkatunog kasi. Tapos ito rin ba yung same painting na para daw shape ng Philippines? Or kailangan ko i-research. Oo. Pero parang nakakonnect ko siya doon eh, na para daw pag nilapat mo daw yung map ng Philippines. Ah, talaga ba? Parang, oo, naka... Ito ba yon? Hindi, parang yung isa yon yung medyo mistisang babae na nakaupo ata sa sofa. So, yan. Pero I think ko Juan Luna din siya. Parang ito yung sa cafe. Oo, parang yun. Tapos medyo blonde siya. Oo, yun. Okay. I-research natin. Hindi ako matatahimik. Yung isa, itong si ate girl na medyo naka-slightly inclined higa. So, kung accurate yung painting ni Luna, ang ganda ni Paz. Oo. Oh, research na guys. Ang ganda niya. Oo, tapos check nyo yung ano article sa Esquire magazine na ano, yung about dun sa haunted painting. So, inisip ko tuloy, paano kapag nasa ano ka no, sa National Museum, tapos gabi, meron kaya something? Or malas lang yung siguro dala niya. Tatanggalin niya yung naka-cover na kumo, tapos Jen. Nang flash. Parang hindi ito pa ng haunted yun masyado. Parang hahaba yung pila ng... Oh, parang ano yun, entertainment. Kaya nga. Hindi yun haunting. Ayun, diba? So, ayun. Live show ito. So, yun ang ating first person of interest. Sorry. Okay. Ang ating second kwento ay naganap din sa... Ito naman, overseas naman. Ayun. Ano naman? Biyahe naman. Sa US of A. So, this is the story of Ruth Brown Snyder, or what people during that time dubbed as Ruthless Ruth. So, bakit siya tinawag na Ruthless Ruth? Malalaman yan. So, to give you an overview, kung i-describe ko siya, this is the unfortunate tale of irresponsabling paglalande. Yes. Don't lande irresponsabling paglalande with hindi pinag-isipang mabuting murder plot. Crimes of passion. Totoo nga naman. Magpo-follow talaga siya. Pero sobrang dumb. Kasi supposedly, ano siya, premeditated siya. Pero okay. Sobrang hindi, parang, hindi pa rin siya premeditated in the sense ang daming kapalpakan. Parang hindi pa pagsabihan mo, nag-meditate ka sa lagay na yan. ganyan siya. So, bakit eto na, malalaman natin siya kung bata na yung irresponsabling paglalandi. So, yun nga, Ruth Brown Snyder was a telephone operator in the early 1910s New York.
So, na-meet niya yung kanyang future husband na si Albert Snyder. So, Ruth Brown pa lang siya nun. Kasi itong si Albert Snyder ay, sabihin na natin, tumatawag nun sa customer service. Okay. So, imagine niyo yung mga service so, providers niyo na ginagera. Hindi, phone talaga. Okay, okay. Na ginagera niyo na sa sobrang intense ng galit nyo, hindi nyo na hinintay makapagsalita yung operator, nagtatalak na kayo dun sa ano. So, ganun yung nangyari. Inaway-inaway ni Albert Snyder si Ruth, ang kawawang telephone operator, until ma-realize niya na he was barking up the wrong tree. Kasi mali yung tinawagan niya. Oh. Tapos wala namang magagawa si Ruth. So, nakonsensya siya. Pinursue niya si ate. Okay. Mm-mm. Well, ganun pag nakonsenso. Siguro just to express na remorseful siya, na hindi niya sinasadya, na hurt niya yung feelings niya, na nag-evolve into landian. Na legit naman that time, kasi single si ate Ruth, tapos single din si Kuya Albert. Okay. At least ano. Pero may twist ito. Okay. O, diba? Kasi si Albert Snyder, he just came out from a 10-year relationship, although sabi niya ba 9, pero close enough. Oo. 10-year relationship with a fiance named, wait, nasan yung pangalan niya? Jessie G. Kaya sa G kasi, G is for Guishard. So, bakit ko siya tinag na Jessie G? Sasabihin ko yan mamaya. So, namatay, unfortunately, namatay itong si longtime love niya na si Jessie dahil sa pneumonia. Kasi naman, alam mo yung mga sakit noon, di ba? Oh, parang, ano, lagnatin ka lang. Mamatay ka. Mamatay ka. Mag-say your ano, prayers na agad. So, yun. So, suffice to say, naging, although naging happy naman yung paglalandian nila ni Ruth, ang sad reality was, naging panakipbutas niya si Ruth kay Jessie. So, yun nga, gaya na mention mo kay Juan Luna, nagkaroon naman sila ng honeymoon stage, pero nagkaanak pa sila actually. Oo. Pero, nung lumaon, parang naging nanlamig na si ano. Ito na. Parang February lang. Oh, malamig. So, nanlamig na siya. Tapos, hindi ito yung typical lamig lang. Medyo bordering on offensive na. Kasi, so, mga winter levels. Oh, winter levels to, guys. Kasi ito, tingnan nyo. Pag hindi nyo to na-consider na winter levels. Kasi, sa bahay na tinitira nila, naghang ba naman si Kuya ng picture ni ex? Ay, wow. Excuse me. Excuse you. Diba? So, kung ako si Ruth, parang, anong ginagawa ng tampalasang babaeng ito? Diba? Nang pagmumukha ng babaeng ito sa ating salad. Parang ganon. Sa salad. So, parang, syempre, parang, siguro kung ako si Ruth, parang, oh, sige, baka may ano siya, ano ba yung term? Parang hindi pa siya maka... Basta may pinagdadaan. May unfinished business pa. Baka niya may business niya. Baka understand... To be fair, reading yung mga accounts, parang naging understanding pa si Ruth na parang sinabihan niya lang si Albert na pwede mo bang tanggalin yung photo na yan. So, I don't know kung ano nangyari, kung tinanggal ba or what happened. Tapos, ito pa. Hindi lang doon nagtapos. May boat si Kuya. Okay. Tama, ano? Boat. May boat si Kuya. At hulaan mo ang pinangalan niya sa boat. Ay, Jessie G. Jess, correct. Jessie G. So, kung ikaw si Ruth, anyare. Ano na? Ano na, kuya? Sino ang asawa? Hindi na talaga tunay na naka-move on. So, yun. So, yun nga. I'm sure marami pang pinakitang kaiwanan tong si Kuya Albert kay Ruth. So, umabot sa point na naramdaman ni Ruth na hindi na talaga siya mahal ng asawa niya. Okay. So, ayun na, kung if you will guess it right, nakahanap siya ng pag-aalayan ng kanyang pag-ibig na iba. Oo. So, ang na-meet niya ay nagngangalang si Judd Gray. Si Judd Gray ay isang corset salesman. O, di ba may career na ganyan? Pero kasi imagine, di ba, olden times, tapos ng mga babae, ang fashion nila nun talaga ay corset. So, in the course of, yun nga, pagbebenta kay ate ng corset, nagkaroon ng ano, intense attraction sa kanilang dalawa. So, ang bentahan ay naging landian. Correct. So, sabi nila, total opposites daw si Ruth at saka si Judd. Si Ruth kasi very extrovert.
Okay. Tapos si Judd mahiyain. Okay. Tapos imagine na siya, typical naka-glasses. Oo. Meek, weakling, ganun. Tapos si ate medyo agro, ganun. pag hinanap niya yung picture ni Ruth, kamukha niya si Evan Rachel Wood. Ay, wow. Oh, diba? Westworld umpeg. May ganun, kasi medyo squarish yung mukha niya. Tapos may ay, dimple ba? Basta parang ganun. Basta search na siya. Medyo may kita niya similarity. Si Judd, iniisip ako nakamukha pero hindi ko alam. Basta normal American looking. Basta may cleft chin siya. Average. Oo, average lang siya. Pero nga, sweet daw siya kay Ruth. Tapos, nagkikita na sila lagi. Nag-rent sila ng hotel para doon sila magka-noodle. Hindi ko alam ako ano yung term na appropriate. Pero yun nga. So, eventually, eto na, na-realize ni ate na mas masaya siya kay Judd. Mm-hmm. And wala nang sense na mag-stay pa with Albert. Okay. Na wala namang ginawa kundi saktan siya. Oh, hindi na naka-move on kay ate Jessie G. Kay Jessie G. Oh, diba? So, nagkaroon daw ng ilang attempts to si Ruth to convince Judd na iligpit si Albert. Okay. Yun talaga yung gusto niya mangyari na... Kasi actually, pwede mo naman sabihin na iwan ko na yung asawa ko. Pero siya kasi, gusto niya daw patayin yung asawa niya. Kasi it turns out, mayroon palang insurance policy arrangement na pag namatay daw si Albert due to quote-unquote violent causes, mas malaki yung matatanggap niya. Oo, ganun nga yun. Pag mga accident. Kaya diba? Mapapansin nyo maraming mga ganong stories na pinapalabas na accident kasi mas malaki ang kukunin. Ang take note. Charot. take note, guys. Ne, pero yun nga. So, ito pa. Ang sabi daw ni Judd, 7 times daw in-attempt ni Ruth na patayin si Albert on her own. As in, madami, ilan lang dun sa mga method daw is yung habang nasa garage daw si Koya, si Albert, nilock niya daw yung garage door tapos para ma-inhale niya yung fume ng kotse, something like that. Okay. Yung carbon monoxide, whatever. Basta ang daming attempts tapos nilason pa daw may something na nilagay sa drink pero hindi pa. So, we can conclude na masamang damo ito si Albert kasi wala talaga. So, parang, kumbaga sa Mobile Legends, itong si ate, kailangan ko ng assist. Ganun. Kasi hindi niya talaga kaya mag-isa. So, Mobile Legends sa utak ko. Oo. Mili siya eh. Tapos lang, kailangan ko ng ano. MM or something. Anyway, so fast forward na tayo dun sa araw ng murder. So, kakakulit ni Agro Ruth na convince na niya si reluctant Judd. So, yun na nga. Pinapasok niya, parang inopen niya si, iniwan niyang unlock yung door ng bahay nila para makapasok si Judd habang they were out on a party. Okay. So, ibig sabihin, pasok na si Judd dapat dun sa bahay habang sila nasa labas ba. So, pag-uwi, saka nila i-murder. Okay. So, nag-prepare, ito yung preparation daw ni ate ha. Nag-prepare daw siya nung doors, window width. Kasi apparently, yung mga windows nila nun, kailangan ng width para manatiling nakababa. Oo. So, yun. So, parang basically, it's just a long block of wood na mabigat. Tapos, chloroform. Okay. And, ano ba? Wire. Okay. Wire, basta something like that. So, mayroon pumasok na si Kuya Judd. Tapos, katok si Ate Ruth na... Nung pag-uwi nila, nakapasok na yung asawa niya, yung anak niya. Pero, siya, syempre, nagpunta siya doon sa secret door para kamusta na, oh, nakapasok ka na ba? Oo. Nasabi ni Kuya Judd, I'm here. Ito yung weird sa mga nabasa ko. Sabi niya, dyan ka lang. In English to, guys, at tinatagalog ko lang. Dyan ka lang, babalikan kita. Okay. Sabi ni Ruth, pagbalik niya, naka-90 na si ate. Naka-90 na siya. Tapos, irresponsible lang diyan. Sobrang irresponsible. Habang yung asawa niya nalasing, natutulog lang sa other hallway. Ganun ka-risky yung ginawa nila. Okay. So, naka-90 si ate, nag-jug-jug sila. Okay. Doon sa room? Doon sa cramped area na yun. Okay. Nag-sex sila. Tapos, afternoon, ayun na, sabi, sige, murder time. Yun na. murder time na. So, si...
Albert daw ay nakahiga na sa bed tas nakatalokbong. Okay. So, nag-assume positions na si Ruth at saka si Judd. Si Judd na sa other side, si Ruth na sa other side. Okay. So, kinuha daw ni Judd yung kahoy. Pinukpok yung natutulog na Albert. Albert. Pero ito, weak shit kasi si Judd. Yup. Wala siyang enough na lakas. Kasi ano nga naman mo kung nagbibenta ka lang ng corset. Napakagaan ang corset. Nasaan ang physical exertion? So, ito daw, allegedly, sumigaw daw si Judd. Sabi niya, aga, sinulat ko yun eh. Sabi niya, Momsy. Momsy kasi yung term of endearment niya. Sabi niya, Momsy, Momsy, for God's sakes, help. Gumanon siya. Ang dami niyang sinabi. Mm-hmm. Nasakta na siya. Kasi, parang yun nga, parang kinagat lang may lamok si Albert. So, medyo nagising-gising na, naalimpungatan na, tapos nagsastruggle na. So, nagpanic na si Judd. Yun nga, sabi niya, Momsy, Momsy, help daw. So, nabuisit to si Ruth kasi, sabi, alam mo yung tipong, ako rin pala tatapos nito, okay, ganun. So, ginawa niya, kinuha niya yung, inagaw niya yung wood kay Judd. Parang, akin na nga yan. Tapos, siya yung nag-bludgeon sa asawa niya talaga. Siya yung nanigurado na deads yung talaga asawa niya. So, hindi lang yun. Siguro, sobrang galit niya. Parang, pinasakan pa daw niya nung cloth na may chloroform sa bibig. Tapos, sinakal pa daw niya ng wire. Grabe. So, yung prepare niyang stuff, siya rin yung gumamit. Oo. So, yun nga. Ito na. Ito na yung pagiging dumb nitong lahat. So, hindi nila kasi pinag-isipan ano yung scapegoat nila. Ang nagtapos lang yung plano nila kung pantay na. Exactly. So, right there and then, saka lang nila inisip. So, sabi nila, sige, palabasin natin na robbery. Itatago daw ni Ruth yung mga alahas nila in in a pillow or somewhere. Tapos si Judd naman, sabi niya, sige, itatali kita. Tinali lang ni Judd sa paa si ate girl. Bakit? Tapos ginag siya. So, okay, in short, free ang kamay niya the whole time. Tapos iniwan na siya ni Judd. Nag-fly na si Judd to somewhere. Tapos, si ate Ruth ay ano na, nag-BAFTA na siya doon. Nag-Urian Awards na siya. Na, nag-uumiyak siya na kinakatok niya daw yung anak niya na, help me, ganyan-ganyan. Tapos, tinulungan sila ng kapitbahay. Dumating ang mga polis. Nakita nga siya. Tapos, she had this elaborate story na pinasok daw sila ng dalawang kalalakihan, ninakawan sila, tinali siya. Oo. Buti na lang, nag-iisip ang mga polis. Buti na lang. Buti na lang, matalino sila. Unlike job, some, please. Pero yun nga. Una, kung nakatali ka, pero paa lang. Mapapakamalad mo yung sarili mo. Diba? Oo. Next, sinabi niya, pina-enumerate kay Ruth kung ano daw yung mga ninakaw sa bahay nila. Tapos, nahanap nila. Sinurcha na yung bahay, nahanap nila. Tapos, so, nagda-doubt na sila. So, while searching, may nakita daw silang, eto, in different stories kasi magkaiba yung item, pero may nagsabi na it's a paper. Oo. May nagsabi it's a pin. Pero what similar is, may initials daw na naka-engrave or nakasulat. Oh. JG. So, eto, balik tayo. Ano ang pangalan ng ex-fiancé ni Albert? Si Jessie G. Jessie G. Uh-oh. Ano ang pangalan ng palaguyo ni si Ruth Snyder? Kuya Judd. Judd Gray. Uh-oh. So, pareho sila ng initials. Uh-oh. Pero, guilty minds kasi. Guilty si ate girl. So, nung tinanong siya ng mga police, sabi, ano tong JG? Kasi pwede niya na talaga sabihin na, yan yung mistress. Hindi pala mistress. Sorry, Jessie G. Yan yung ex-fiancé na yung mao ng asawa ko. Pero, nangatog siya. Sinabi niya, ano ang kinalaman dito ni Judd Gray? Nag-name drop siya! Bakit? Nag-name drop siya. So, ang mga police ay, napakadali nito. Ting, ting, ting. So, yun nga. Pinuntahan na si Judd Gray doon. In-interrogate. Ito naman ang dumb moves ni Kuya. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. I have never been to that place, to New York. Although, kilala ko nga si Ruth and may relationship kami. Sinurch ang basurahan ni Kuya. Oh. Nakakita ng tickets sa train. So, in short, nang galing siyang New York. Kuya, bakit ka doon? So, nung kinonfront siya with that evidence, nangatog rin siya and umamin na, okay, it's me. What up?
Bakit? So, di ba? Sobrang eng-eng lang. So, ito na, humahaba na. Fast forward ko na. Nasa court na sila. So, nilaglag nilang isa't isa. So, ang pag-ibig ay naging sisihan. So, magkaiba sila ng defense. Kumuha sila ng different attorneys. And, hindi nagmamatch yung statement sila nila na hindi naman nakatulong dun sa ano nila. Sa defense nila. So, in an hour and less than 30 minutes, the judge came up with a decision na, sorry, deads kayo ang dalawa. Guilty kayo. So, yun nga. Kasi medyo syungata. syunga talaga. Hindi pinag-isipan. So, ayun, they were sentenced to the electric chair. Okay. So, yun na nga. No, dinala sila dun sa popular na infamous na Sing Sing prison where the electric chair was. Yes. So, ang rule daw kasi dun, unahin daw yung mga weak shits. In a series of, kunyari may sunod-sunod na executions, unahin mo yung medyo mahina yung loob. Oo. So, guess ko ang, ano na? Si Judd. Alam naman natin. Kaya siya siyang weak shit. Inuna siya. Then, right after, sinunod si Ate Ruth Snyder. Tapos, if you search her name, you will chance upon a very old photograph of a woman strapped in a electric chair. Mm-hmm. So, siya talaga yun. First. Confirmed siya. First photo of someone being executed in an electric chair. Siguro in the US though. Hindi ko na-confirm if in the whole world, pero sa US. Tapos, ano lang yun, kasi may naisingit yung isang reporter na camera na in-strap niya sa ankle niya. Okay. So, yun. Ano siya, money shot siya for that photographer. Tapos yun, the following day, nasa front page na siya. Isang malaking photo ni Ruth na nasa electric chair. Grabe. So yan, ang ano dito, landi responsibly. Huwag maging siyong. Correct. Nakakaloka naman yun. Diba? Mga... Wala. Sana nagnano na lang sila. Nagtana na lang sila ni Dad. Yeah, yeah. Ba't kailangan pang patayin? Pero yun nga, kasi nga sa mga ginawa na naman sa Korea. Kasi naman si Jessie G na hindi makalimutan. Oo, pero... Kaya mo ba yun? Pero mo na sarili mong bahay ka, tapos may mukha ng girl lalo doon sa... Tapos may anak na kayo. May anak kayo. Siyempre, ano yung sabi ng anak? Sino yan, Dad? Di ba? Ulan na lang gumawa ng ano, altar. Correct. Santa ka, girl. Alala ko si Ma Salvador. Yung may picture siya dun sa bahay. Ah, oo. Sa Killer Bride. Anyway. Ayun. Ayun. So, ayan guys. Ang take away, ano, land you responsibly talaga. Correct. So, huwag kayo maging shumapit. So, mag-move on kayo. Yun, totoo. Yun talaga yung root cause dun. Grabe. Kita mo, kung sana naka-move on si Albert, edi sana hindi na nangyari. Oo, kasi kung iisipin mo, partly kasalanan niya rin. Oo. Although, it's a no-no na pumatay ng tao, parang nag-plant siya ng seeds of, ano eh. Oo, on hatred. Yes. At ano bang tawag dun? Resentment. Ayun. Correct. Shit na ano. Tinamaan ka, di ka nakailag. Truth is that you are. Di nakailag. Mm-hmm. So ayun, moving on to our third person. This is Maria Barbella or Bella, hindi ko sure. Pero Bella na lang. Si Barbella. Maria Barbella. So si Maria Barbella, ang sabi din sa kanya is probably second na siya kasi kung si Ruth ang first na ano sa electric chair. Hindi, siya yung first to have been photographed. Yes. Pero, photographed. Oo, pero ito. Ito kasi, siya ang first woman sentenced to electric chair. So, ayun. So, let's go back to the, ano. As in, ito, masaya siya. Masaya. Ito talaga. Sorry guys, ganito kami mag-isip. Pero hindi talaga siya. Pero masaya yung kwento niya. Parang ngayon ko lang siya na-encounter. Tapos parang, what? Actually, ngayon ko lang itong maririnig. Ayun. Mm-hmm. So, itong si Maria Barbella is an Italian immigrant. So, she was, I think, early 20s, I guess. And then, nagtatrabaho siya sa isang factory. And then, every day,
Nadadaanan niyo itong si Domenico Cataldo. Wow. Diba? Macho ng name. Sorry. Right? So old. Siya, siya yung nagmaman ng shoe shine booth. So, usoy mo pa nang yun yung mga nagpapa... Imagine ko nakasando siya tapos nag-shine. Nag-shine ng sapatos. Oh. Ganon. Tapos, dahil nga, lagi silang nagkikita, everyday, ganon. So, eventually, parang nag-usap-usap na sila. Tapos, ayan, hangout-hangout, landian, ganon. Until eventually, parang may, MU na this, ganon. Na-develop na. Mm-hmm. Pero, itong mga kanilang pagkikita ay, secret. Kasi si father ni Maria, si father Barbella, ay napaka-overprotective, o diba? Sheltered kasi si ate mother. Okay. Oh, so, overprotective si father. And then, itong si father, nalaman niya na may something itong si Domenico at si Maria. E di si father parang, maghunos dili kayong dalawa ganun. gusto mo may anong radio drama na pala tayo. Oh, so parang ayun, parang hindi ka na makapagkita sa lalaking yan. Pinagbabawalan kita. So imagine ko talaga. Oh my God, heartbroken si ate mo, girl. Ganun. Eh si Domenico, napaka-persistent. So parang pa rin sila, parang kinukulit niya pa rin si Maria ng patago, I guess, na parang, uy, kita pa rin tayo, ganun, kasi talaga. Romeo and Juliet. Oo, ganun. Gusto talaga kita, ganyan. Okay, di si ate mo, girl, na-fall. O, diba? Siyempre, pag ikaw ba naman, paglaanan ng oras. Pinaglaban ka, girl, haba ng girl mo, ganun. Oh. O, diba? Tapos, ito na ang masaklap. So, nung one time, parang pumayag si Maria na magkita sila ni Cataldo. And then, itong si Domenico, dinala siya sa isang boarding house. Ay, ito na. Ito na, o, diba? Ito na. Tapos, action parang, okay. So, sorry. Ay, tapos, parang, okay, offer drinks, ganyan. Turns out, yung drink pala is pinaik ni Domenico. So, meron talaga siyang masamang balak. OMG, I was rooting for you! So, isipin na lang na pag may anak, may balak. Ah, totoo. Ayun. Yeah. So, pinainom niya ng something. And, ayun na nga, nag-take advantage siya. So, isipin na natin na nirape niya, most likely, si Maria. Maria. Ayun. Eh, since nga si Maria is sheltered, ang morals ni ate ay napaka, as in talagang grounded na. Oo, kailangan, alam mo yun, yung typical na. Saka big deal sa kanila yung puli talaga. Yes, nung mga ganong panahon na hindi kayo kasal. Hindi kayo kasal. Oh, in that sense. Diba? So, parang ang nangyari, nagsumbong si Maria sa kanyang mother. And then, yun nga na, dapat ikasal kayo. So, kinausap sila ni si Domenico. My God. Nag-promise siya na, sige, magpapakasal tayo in a few months. Ganon. Tapos, turns out, meron na palang asawa at anak itong si Domenico sa Italy. So, parang sabi, hindi kita mapapakasalan kasi may what surprise itch. I have sapatos. I have a wife and kids back home. So, diba, parang, ano na talaga. So, parang, itong si mother nag-step in na sa situation kasi parang, di na talaga kaya. Mali. So, in-insist niya na kailangan niyang pakasalan yung anak niya kasi, parang, hello, may ginawa kayo. Mm-hmm. So, diba? And then, ang kapal ng mukha nitong ni Domenico, sinabi niya pa na parang, sige, fine. Papakasal ako sa kanya, pero kailangan niyo akong bayaran ng $200. What? O, diba? Scammer siguro. Scammer ka, sir. Oo. Ganon, diba? Parang, as in, wala talaga siyang... Ibang level ang kapal na mukha. Oo, tampalasan talaga. Totoo. Yes. Naramdaman ko yun. Diba? Siya talaga yung ganon. Tapos, parang, sige, fine. Parang, gagawin para lang. And then, one time na... parang one afternoon, itong si Domenico ay nasa isang bar at nag, as in, uminom, ganun. Biglang
dumating si ate mo girl Maria. Sama ang loob, ganyan. Kasi nga, hindi niya matanggap na parang, bakit mo ito ginawa sa akin? Ganon, ganon. Tapos, yung time na yun, naalala mo yung sa Titanic na si Leonardo ay nasa, yung umpisa, yung nasa bar sila tapos naglalaro kasi mag-aboard siya sa Titanic. Parang isipin mo ganun yung setup. So, okay. Itong si Kuya ay paalis papuntang Italy. Kaya siya nandun sa bar. Okay. Tapos, parang, kinonfront siya ni Maria na parang, hindi, ano, parang, di mo to pwedeng gawin sa akin. Ganun. Radio drama talaga. Oh. Di mo to pwedeng gawin sa akin. Yes. Pakasalan mo ako. Ganun. Siyempre, in ano to, Italian siguro kasi nga, Italian sila eh. Pero, isipin na natin na tagta-Tagalog sila. Correct. Tapos, biglang, Tagalized. Ayun. Maiksi lang to yung pag-uusap nila. Tapos, biglang sinabi ni Dominico na parang, ito yung, ano, quote-unquote, only a pig can marry you. Wow! Guwapo ka! Wow, kuya! Diba? So, syempre, parang ito na. Ito na yung sample talaga ng speechless ng dilim ang paningin ni ate mo. Oo naman. At naging siyang Sweeney Todd, Demon Barber of Fleet Street. Hinawakan niya ang ulan ni Dominico at linash niya sa throat. So, meron siyang dalang razor. Parang gusto ko pumalakpak. I know, right? I know. Tapos parang, girl. Yes, girl. Guys, mali ang pumatay. Oh, pero yung nararamdaman ko ngayon, parang... So, ayun. O, diba? Mm. As in, like, it happened so fast. Oo, baka hindi rin in-expect ni Dominico. Tapos itong si Dominico, parang nagawa niya pang lumabas ng bar. Hawak-hawak niya yung leg niya, di ba? As in, like, dumudugo na to. Oh, shucks. Tapos si Maria, parang, nag-ano agad siya na parang, shit, takot siya dun, takot siya kay Dominico. Parang yun pa rin yung naisip niya, hindi yung dahil napatay niya, takot siya na may gawin sa kanya. Oh, di ba? So, traumatized si ate mo, girl. Tapos nung nakita niya daw na parang bumagsak na sa sahig, parang sigh of relief, parang, yes, I'm safe, ganun. So, yun. Dahil ang daming nakakita nito in broad daylight, edi na-apprehend agad si Maria. So, yun. Pero paisipin mo. Naawa ako kay Maria dun sa sinabi mo na parang siya na nga yung diba? Actually lumaslas na leg. Pero takot pa rin siya. Oh, yun yung parang sinabi niya nung trial na parang somehow nag-escape siya. Not because of what she did. Pero dahil takot siya na may gawin sa kanya. So, alam mo, abused siya, in a way. Kasi, fear yung naging ano niya. Hindi remorse sa ginawa niya or what. So, ayun. So, nahuli siya. And then, nagkaroon nga ng trial na, ano, for what she did. And then, parang nagkaroon ng bus yun kasi, hindi nakakaintindi nor nakapagseta ng English si Maria that time. So, parang nagkaroon ng antalito sa court na parang hindi maayos yung trial kasi walang Italian representative translator. Ano siya? Lost in translation. Tapos parang nag-decide lang sila na ganun-ganun. Pero buti na lang, thanks to the female, ano, na parang in-appeal nila na parang hindi pwedeng ganun yun. Mm-hmm. Na bakit nyo hatulan siya ng ganun, eh hindi nga niya, wala siyang, yung rights niya, hindi niya na-practice, ganun. So, anong nangyari, sinenten siya that time to the electric chair, ng first trial. Okay. And then, dahil na nagkaroon ng uproar and whatnot, nagkaroon ulit ng second trial for reconsideration. So, ang nangyari nun, ayun na, parang nagkaroon na ng representative and whatnot. And then, ang grounds nila for what she did is that, nung time na yun is meron siyang mental problems at may epilepsy siya. Ah, okay. Ayun. So, turns out, na-acquit si Maria. OMG! Diba? Thank you, Lord. Thank you. Pa-thank you, Lord. Oo. Parang, kasi hindi niya deserve somehow. For me, ha? Hindi niya deserve na ma-electric. Parang, kung ganun kasama naman yung ugali, parang, serves. Hindi ko serves. Saka right. Tawagin ka ba namang ganun? Diba? Na magpapakasal na lang daw siya sa baboy? Kaysa sa'yo? Pwede mo naman nagdilim yung paningin mo. Parang kahit anong hawak mo that time, maisasaksak mo talaga. Diba? Oo. So, medyo, ano,
may sama talaga ng loob. Mm-hmm. Kaya yun. Hindi ko masasabing justified yung pagpatay niya. Pero as in like, matindi rin akong pinaghugutan. Pero clearly, crime of passion to. Mm-hmm. Kasi nagdilim yung paningin. Oo, wala siya. As in like, parang siya pa nga yung naghahabol na parang bakasalan mo na ako. Kasi oo, yun lang naman yung gusto niya. Yun lang naman yung kailangan natin dito. Correct. So ayun, it's a very sad story. But also, a crime story. Pero grabe no, during that time, at least, it's good to know na kahit babae siya, oo, and kahit siya yung murderer in this story, inacquit pa rin siya. Oo. At buti na lang, nag-speak up yung mga tao yun dun sa injustice na parang, oh, ba't naman ihatulan nyo ng ganyan? Tapos, di ba? Okay. Thank you, woke people of those. Yes, of that, may woke na pala nung early 1895. Thank you, guys. Siguro ano nila ngayon, descendants nila yung mga woke ngayon. Posible diba? Yun. Diba? Okay. So, ito na ba yung last? Yes. Oh, sige, ito na yung last. So, sino ang hindi nakarinig or nakakilala sa pangalang Jack the Ripper? So, Jack the Ripper is probably the most famous serial killer ever in history. Yes. Kasi, number one, hindi na-identify kung sino talaga siya. So, mystery siya for the longest time. Tapos, more than 100 suspects yung naging, ano dito, persons of interest. Kasi nga, sobrang vague ng mga bagay-bagay na hindi nila na pinpoint talaga who exactly Jack the Ripper was. So, before ko i-discuss yung story ni Jack the Ripper, may debate. Kasi, kung isipin mo, serial killer siya. Mm-mm. And when you're a serial killer, ang iisipin mo, you had this series of crimes na you planned or preconceived. Oo. In contrast with yung definition natin ng crimes of passion na hindi siya premeditated. So, I came across this paper, sabi nila, serial murders can be classified as a crime of passion involving the release of repressed emotions. Mm. So, meaning, although may series of crimes na we could consider as planned, yung impulse niya to kill these people, hindi niya planado talaga. Okay. Parang may certain triggers. Kunyari, in this case, ang tinatarget kasi ni Jack the Ripper, prostitutes. Oo. So, we can somehow surmise na pag nakakita siya ng prostitute, na-trigger siya, magdidilim paningin niya, papatayin niya. Okay. So, hindi niya plinano in that sense. Oo. Pero, plinano in the sense na para sa kanya, every time makakita siya, it's my mission to kill or to get rid of these. Para siyang Winter Soldier. Ayan! Ang galing na analogy mo. So, may... Yes. Kinoman. On command, yung parang... Oo, biglang. Kill mood ka, ganun. So, in a way, yun, nagiging crime of passion. So, kasi yun nga, with the nature of the crimes ni Jack the Ripper, kung paano niya pinatay and mutilate yung mga babae, mararamdaman mo yung rage. Oo. Niya. So, yun. Punta na tayo dun sa story niya. So, yung series of murders ni Jack the Ripper happened in the year 1888 sa East End of London. Mm-hmm. So, when you say London, syempre nga iisipin mo, opulence, Victorian era. Kasi nung time na to, ang queen pa nila si Victoria talaga. Queen Victoria. Pero ang hindi alam ng marami, may slums ang London. So, kung may wealthy side, may yung East End nila yung taghirap. Oo. Tsaka nabagit ko kanina, di ba, si Sweeney Todd, kung nakapanood kayo nun. Oo. Diba? Yung ganun, yung as in like, yes. Diba? Ganon. As in, purita sila. Oo. So, yun. So, ito ba yung naglilinis ng chimenea? Princess Sarah, is that you? Oo, oh, yung naglilinis ng chimenea. Mga ganon. Si Patrash. Ibang country. Pero, alam nyo, the visuals. Anyway, ganon siya. So, ito yung dikit-dikit yung bahay. Reeking with
maraming daga. Ganun. Daga, addict, prostitutes, ganyan. May addict naman nito. I guess, oo, may addict. May drug users ang time na yun. Mga hindi naliligo, ganyan. So, yun. Parang, all of a sudden, yung attention ng mga tao na punta sa poor side of London because of this string of murders nga na committed by some dude na hindi nila kilala and they have no idea kung sino siya. So, according to news and a mixed of legend, sabi daw nila, at most, naka-11 daw na murder si Jack the Ripper. Mm-mm. Pero, ang na-connect lang ng experts, 5. Mm-mm. 5 lang yung may strong evidence na isang person. No, ng isang person lang yung pumatay. So, ang term nila dun sa 5 is the canonical 5. Wow. O, diba? Hindi ko alam kung gusto parang, ko pang masama canonical pabilang. Five. Pabilang oh, sa ganun. Canonical 5. Yun nga eh, parang ang prestigious. Anyway, so, the first murder happened in August 31, 1888 nga. So, ang pangalan ng first victim niya is Mary Ann Nichols, who was 42 that time. So, kung papansin niyo ko to as I go along, yung mga minurder niya nasa 40s. Tsaka prostitutes. And prostitutes. Oo. At hirap ng buhay. Hirap ng buhay. Kasi at, hindi ka pa nagre-retire at that age. Kaya nga, parang... Wait, kasi kung yun na siguro yung nakasanayan mong trabaho. Oo. Pero yun. How to live in London during that time. Pero sige. So, yun. Mary Ann Nichols. So, natagpuan siya in an alleyway on her back. Mm-hmm. Tapos, yun nga, may saksak sa katawan. Tapos, las-las yung leg. Mm-hmm. Tapos, ito pa, ma-feel mo yung density ng crowd ng area. Kasi, oo, natagpuan siya less than half an hour after siya patayin. So, medyo oo, mainit pa yung bangkay niya. Okay. So, at the same time, ang creepy dito, since half an hour lang yung gap, oo, you could deduce na malapit lang yung hindi pa nakakalayo yung killer that time. Pero walang nakakita, walang nakahuli. So, syempre, since this is the first murder, hindi mo isipin agad na this is the work of a serial killer, syempre. Until nung September 8, so one month. Oo, may nakita na namang katawan. It's the body of Annie Chapman, a prostitute din. Mm-hmm. Tapos ito, 47 years old na siya. Grabe, mag-50 na siya. Yes. So ito ah, mas malala yung state ng katawan niya nung natagpuan siya. Pasintabis na makumakain. yung murderer, nilaslas niya open yung stomach niya. Okay. Dinukot niya yung uterus ni ate. Okay. Tapos sinampay niya dun sa shoulders. Sorry, hindi ko kasi makuha yung tama term. Pero technically, nandun siya na. Pero grabe. Grabe naman na na-asin na-locate niya talaga yung uterus, diba? Yun. Magandang comment yan. Kasi, yun nga, sige. Yung womb niya, nilagay niya dun sa shoulder ng babae. Ito pa ha, pasintabi uli doon sa mahina yung sipmura. Yung vagina niya daw, oo, saka yung bladder niya, both were carved. Okay. So, parang mutilated talaga. Tapos yun nga, back to your comment, alam niya kung saan yung location ng bladder. Yun nga, parang nanotice din yun ng mga tao. So, they began thinking na, baka this is someone who had, if not a really broad knowledge about the human body, may alam siya. Uh-oh. Basta may alam siya. So, uh-oh, feeling nila, baka doctor siya. Or surgeon. Ganun. Or ganun. So, yun. Grabe so, September yun, di ba? Oh, so yun nga, may suspicions na he was a doctor. Pero, despite these clues or, yun nga, suspicions, wala pa rin na pinpoint na tao kung sino siya. So, September 27. Na September 8, yung pangalawa. Tapos biglang, September 27, may natanggap na sulat. Okay. Anonymous letter. Yung mga authorities na they dubbed as the Dear Boss letter. Uh-oh. Kaya siya Dear Boss kasi nag-start yung letter with the words Dear Boss. So, hindi ko nababasahin yung letter. Pero basically, it was a letter mocking the police kasi nga, hindi nila siya ma-identify. Uh-oh.
Tapos, another reason why this became very popular, this letter, kasi dito niya dinob yung sarili niya as Jack the Ripper. Feeling ko kasi nga, may minention siya na prior to this, ang tawag kasi sa kanya ng mga tao, ano, the leather apron. Why? So, feeling niya ang lame. Kasi minak niya rin yung term na the leather apron eh. Kasi, bakit siya tinawag yan, exactly yan yung tanong. Kaya siya tinawag na the leather apron kasi daw, meron daw isang guy na ang identifier niya lang was naka-leather apron siya. Okay. Tapos, lagi niyang hinuhut-hutan yung mga prostitutes sa area. Hinuhut-hutan, sinasakta, ina-abuse nyo, ganyan, sinisigaw-sigaw. Pero ang weird nito, bakit yun, ang identifier niya, the leather apron, hindi mo lang sinabi, o yung lalaking mukhang maskulado or payat or whatever. Talaga yung nag-mark. Siya lang ba ang mayroong leather apron? Exactly. Hindi lang siya yung may leather apron. Kasi since that was the time na yung mga jobs ng mga tao involve very on blue collar talaga. Exactly. Blue collar. Naka-apron. Parang ano, uniform siya. So, walang naitulong yung moniker na leather, na leather apron. Baka yung iba, ano lang, cotton na apron. Exactly. So, feeling ko na nairita din tong si Jack the Ripper na parang bibigyan nyo na nga lang ako ng name. Sobrang lame pa. So, ako na yung magbibigay ng pangalan ko, Jack the Ripper. Okay. So, yun nga. Ang ganda, di ba? Jack the Ripper. Mm-hmm. So, very appropriate. So, yun na yung inadapt ng media, ng police, ng mga tao. So, yun. So, nag-warning siya dun sa letter actually na ito yung gagawin ko sa next victim. Parang, tatanggalin ko yung tega niya, imi-mail ko sa inyo, at saka kung ano-ano pang atrocities na inano niya, dinescribe niya. So, a few days after the letter, September 30, ayan na, the next victim. Mm-mm. The next victim was Elizabeth Stride. So, ito ah, before ako mag-proceed sa kwento ni Elizabeth Stride, ang interesting dito, dinob to ng mga ripperologist. Ripperologist yung term sa mga taong very obsessed with the case of Jack the Ripper. So, they dub this as the double murder event. Wow. Parang ano? Ano yun, no? Parang, anto, concert? Concert! Correct. Back to back. Oo, ganyan. Double murder event. Kasi ito, guys. Yung dalawang murders na to, it happened in the same night with a very narrow time frame. Mm. So, yun nga. September 30, the first murder of the double murder event was Elizabeth Stride. So, natagpuan yung katawan niya na, yun nga, sinaksak or nilaslas yung leeg. Pero very, parang ang nagmamadali yung gumawa. Okay, parang hindi niya natapos yung intended. Sloppy yung yun yung tamang term, sloppy. So, people were thinking, baka na-interrupt si Jack. Mm-hmm. So, parang napatay niya lang, pero hindi niya nagawa yung usual na bubuksan niya yung, ano, isasampay-sampay niya yung organs kung saan niya gusto, diba? So, psychologists and criminal profilers were looking into this first murder. Kasi nga, in less than 45 minutes, may pinatay siya uli. So, feeling nila, alam mo yung feeling, yung sobrang repressed rage na hindi mo nagawa. Tsaka nabitin siya, in short. Yes, nabitin siya. So, he had to find another one para makomplete yung circle of rage that day. So, yun nga, 45 minutes prior to the, after the first one, may natagpuan na naman katawan within the vicinity. As in, parang, hindi siya nag, siguro, nag-overpower talaga yung rage. Oo. Pero diba, grabe, parang mga tao ba walang hindi mindful, hindi napansin. Oo. Pero yun nga. So, the second victim was Catherine Eddowes. So, ito, may kita mo na dito niya nirelease yung lahat ng pagpipigil niya. So, pasintabi uli sa mga humakain. Nilaslas yung stomach niya, tinanggal yung innards niya. Tapos, hindi pa siya nakontento doon. Tinanggal yung kidneys, nilaslas yung eyelids niya. Mm-hmm. Sobrang lala. Tapos, actually, nagkaroon to ng very controversial evidence. Kasi this is the one and only evidence na, physical evidence na related kay Jack the Ripper. It was a piece of bloodied apron ni
Elizabeth Eddowes. Uh-oh. Na kung may DNA lang nung time na talaga yun. Na yun. My DNA. God. Nahuli sana siya. Oo. Pero wali. Challenge of the times. Kaya nga, I know. So, yun. Hindi, I have to trace kung ano na nangyari na sa apron na yun. Pero okay, parang... Isip ko kung tinago ba nila yun. Like, preserve. Pero kasi daw, parang may nabasa ko article na na-contaminate siya somehow ng ibang tao. So, parang hindi na siya reliable piece of evidence. Kasi nga, ang problem nung time na yun, hindi pa well-versed yung police, yung authorities. Walang proper handling of evidence. Exactly. Kung, diba? Wala na nga silang, hindi pa uso ang phone camera noon. Wala silang means of ano. Pero, yun nga, hindi sila marunong mag-handle. Anyway, yun nga, because of the double murder event, na-alert na ang buong London. As in, pati si Queen Victoria, na-shook na siya. Oo. Nangialam na Her Majesty. Sabi niya, police, ano na, gawin niyo yung trabaho niyo. Kasi napapahiya na ako. Ganun, parang ganun. So, they had, ito daw yung first time na gumamit ng bloodhounds ang mga police. Kasi dati ang bloodhounds, ginagamit lang for tracing drugs. Ganyan-ganyan. Missing objects. Pero ito, this is the first time daw na ginamit yung bloodhounds in an effort to chase or capture a criminal. Pero, ang challenges nung time na yun, sobrang dense nga ng population. Tapos, hindi pa naman talaga well-trained yung mga bloodhounds for that task. So, maraming factors na pwedeng iba yung na-smell nila or ma-confuse sila, ganyan-ganyan. So, hindi rin siya. Wala rin. Although, ang astig niya pang ganyan, oh my God, bloodhounds. Release the bloodhounds. Yes, release the bloodhounds. Pero wala. Wala siyang naitulong. Wala silang na-corner na anyone. So, in short, police were lame. Yun yung notes ko. Police were lame. So, sabi ko pa dito, may note ako, Jake Peralta, where are you? Anyways. Wala talaga silang nagawa. So, meron pa daw, ito ah, minamak talaga sila. May nag-send daw ng kapiraso ng kidney sa police. Pero, na-prove nila na hoax yun kasi it was a medical student. Pero napaisip ako nun, parang hindi kaya yung medical student sa Jack the Ripper. Pero yun lang, hindi nila pinursue yung route na yun eh. Pero ang weird eh, na parang, ikaw, alam mo na may ganun, tas mag-attempt ka magpadala ng something. Nakisaw-saw ka talaga. Alam mo yung, pa-famous. Famous. Famous. Si medical student. Well, yun nga. Baka yun yung equivalent kasi ng pranksters and famous nung time nila. So, marami pang letters na lumabas na claiming they were Jack the Ripper. Pero wala eh. Proven wrong. Proven a hoax. So, yun nga. Ito na tayo. Yung final victim of the kasama sa Canonical Five, si Mary Kelly. Ito yung pinakabata sa victims niya. Yes. 25 years old. She was also the first victim na hindi sa streets pinatay. Ano siya? She was inside her room. So, pero siya rin yung pinaka-violent. Yes. Kasi daw, ito na lang. Nung natagpuan daw yung katawan ni Mary Kelly, hindi mo na siya makilala. Parang may live-in partner kasi ito si Mary Kelly. Na-confirm lang na it was Mary because of her eyes. And the color out of her hair, if I'm not mistaken. So, ganun ka-mutilated yung katawan niya. Like, it was skinned out to the bone. Damn. So, parang, yun nga, if this is indeed the last work of Jack the Ripper, parang he went out with a bang. Oo. As in, talagang. Parang. Ito na. Kala niya magsasampay lang ako ng organs. No. Oo. Wala ng organs. Wala nang ititira. Pero yung heart niya daw, nakita on a table nearby. Grabe, no? Tapos soaked daw in blood yung buong bed. Isipin mo ko ilang liters. My God. So, yun nga, yun yung last known murder niya. Tapos ang mystery sa lahat ng to, all those five canonical murders daw, walang narinig na sumigaw. Except for Mary Kelly daw, na allegedly sumigaw daw ng oh, murder. What? Parang, ha? Di man lang help or stop. Parang, oh, murder! Ganon. And ang catch pa dito, lagi daw naririnig yung phrase na yun. Oo. Anywhere. Kasi ganon nga ka,
kalala yung slum sa kanila. So, na, dinismission ng mga tao. So, ito na. Yung common description daw of Jack the Ripper, ito lang. He was between 25 to... According to witnesses, he was between 25 to 35 years old. Yung height niya was between 5 to 5'7 feet. Tapos, he was fair. Bihis siya na maayos. So, people were thinking, ano siya, middle class to upper class. Pero diba grabe kung ganun siya? As in, like, sore thumb siya sa... Exactly. Pero since prostitutes... Gets. Ah, well, okay. Yeah, parang, yeah. Alam mo, sino so, pa-pipick up? Sino ang may datong para mag-trot na one. So, yun. So, siguro, dinidismiss lang. Tapos, if, sabi ng criminal profilers, if you look down at Jack the Ripper, he probably look very normal. Like, hindi mo talaga siya paghihinalaan na magagawa niya yun. So, yun. Parang, so, ang lingering questions dito, why prostitutes yung tinarget niya? Number one. Number two, bakit ganun na lang kabrutal yung pagpatay niya? Bakit kailangan niya i-mutilate yung mga katawan? Mm-hmm. So, may galit ba siya? Particularly sa prostitutes. Tapos, lagi niya kasi daw tinatanggal yung uterus. Mm-hmm. So, actually, may clever comment ako nabasa na hindi kaya daw anak siya ng prostitute. Oo. Tapos, sobrang may galit siya sa mom niya na doon niya nilabas. Parang pinatinry siyang ipa-abort, gano'n. Pwede. Diba? Or yun nga, baka na-hurt siya ng isang, na-in-love siya sa prostitute, tapos na-hurt siya. Oh. Pero, tsaka, baka pwede yung you parent, have, kasi di ba medyo matatanda na yun. Matatanda. Oh. Baka nga nung naalala niya yung mom niya. Oh. Tapos yun nga daw, baka daw kaya tinatanggal yung uterus, kasi parang it's saying na you have no right to bear children. Oh. Anyway, ito, before I end, iko-connect ko siya sa Philippines. Mm-hmm. O, di ba, connection? So, mga tao dyan, na baka narinig na to, nagkaroon ng time na people actually thought na Jose Rizal was Jack the Ripper. So, conspiracy yan ah. Pero ito yung, ito yung pinangahawakan nilang key points. Uh-oh. Bakit daw siya. Jose Rizal was Jack the Ripper. Number one, Rizal was in London daw ng time ng murders. So, the murders happened in August 1888 to around October? September, November, ganun ba sa? Before the end of the year ng 1888. Rizal was in London May 1888, tapos umuwi siya ng Philippines January 1889. So, nung umuwi daw sa Rizal ng Philippines, tumigil din yung murders. Ayaw. O, kalaayaw mo yun. So, eto pa. Diba nagkaroon ng suspicions na medical doctor kasi he know how to open up the bodies. Uh-oh. Rizal, as we all know, is a doctor. Uh-oh. So, yun, number two. Pasok. Number three, women daw yung victims. Uh-oh. Eh, alam naman natin, na si Kuya Rizal ay notorious playboy. Uh-oh. So, yun. And lastly, ito yung parang, what? But, uh-oh, come to think of it, parang ganun yung effect eh. Uh-oh. Initials daw nila. Jose Rizal. Oo. Jack the Ripper. So, ding-ding-ding-ding. Pero yun. Apparently, hindi naman na-prove talaga. Uh-oh. Pero diba, yung coincidence is very... Wow. Ano yun? 5-4 points of, coincidence. Diba? So, ang takeaway ko dito, what if, nung time na yun, uso na yung dating apps? Mas madali. Mas madami siyang mabibiktima. Oo. Pero, mas mahirap din pumatay because documentation-wise, hindi mo alam. Ay, sabi. Kasi kung matalino nga naman kasi siya. Kasi ikaw ba, makipag-meet up ka sa dating app, ipopost mo ba yun? Actually. Di ba? Oo, napaisip ako. The secret lives people live. Ganon. Pero yun, isa pa, kung nangyari tong crimes na to in the present time, I guess mas malaki yung chance na mahuli siya. Oo, feeling ko naman. Kasi nga, there was an article in National Geographic na they were saying na, yun nga, the police that time didn't know how to handle evidence. They took very little pictures daw. Tapos, they cleaned up evidences. Oo. So, wala. Wala talaga. Talaga.
Pero wala. Iniisip ko siguro sa ibang bansa, yes. Sa Philippines, I love. Baka na, baka makataas roaming free pa rin sa, no? Police Arling. Police Arling. Sorry, baka may police. Pero, sobrang hindi pa ganun ka-advance ang forensic, ano natin, sa Philippines. Capabilities. Yes. Pero iniisip ko, ayun na ako sa iniisip ko, questions. Oh. Diba, parang, meron siyang, ano na, yun nga, imumutilate niya, bubuksan niya yung, ano, hindi ba pasok yun as premeditated o para siyang nag-autopilot yung utak niya na, shucks, may makikita kong prostitute, papatayin ko. Tapos automatic na yung katawan niya yung gumagawa, parang, ah, imumutilate ko, bubuksan ko yung ano. Oo nga, in the fit of rage kasi. Kasi kung, kunwari, parang paiba, kung crime of passion siya, possible na pwedeng iba-iba yung ending ng paano niya patayin. Oh, pero ito lahat kasi may uniform ano, nalalaslasin niya yung leeg, bubuksan niya, tapos tatanggalin niya yung organs. Oo. So, hindi ko alam kung parang yun ba talaga. Yun nga, ano. Yun actually yung debate ng mga tao, if this is indeed a crime of passion or a work lang of a deranged serial killer. Baka yung unang-una. Mm. Pero ang ina-argue kasi nila yung intensity nung... Mm. Yun nga, may passion ni in terms of releasing the anger. Kasi sobrang giniling niya yung mga... mga biktima niya. Binalata diba? Niya. So. Kasi gumawa pa siya ng letter. Tapos parang nag-ano pa siya na parang, ah, sige, next time may papadala ko sa inyo. So, meron na siyang intention. May intention. Planado yung pagpatay, pero... Oh. Hirap. Method. Yung help method psychologists and psychiatrists. Period. So, ayun. Ayun. That concludes. Yes. Our four persons of interest for this episode. Pero bago natin i-end ang ating napag-usapan na hugot or love quote for we end. Uy, pero teka, ano muna tayo? Ano? Mag, ano muna tayo? Ano mong key takeaway? Ah, key takeaway. Oo. Oh. For me, walang pinipili ang crime of passion. I mean, tama ba? I mean, yung sudden pagdidilim ng paningin, it can happen to rich people, poor people. Basta ang pag-ibig ay walang pinili. Yung gano'n. Ano, dapat landi responsibly. Landi responsibly. Oh, ano pa ba? Mga be accountable for your actions. Wag syonga. Ayun. Wag syonga. Pero mahirap yan kasi maraming syonga sa pag-ibig. Diba? So, ayun. Ay, marami-rami pa tayong ano, crimes of passion na in-discuss. Ayun. So, before, ano ba? Mauna ba muna ang ating closing o yung i-invite mo natin sila to sender? Ah, sige. Invite mo muna. Ayun. So, if you guys have any stories, anything, kahit horror stories, send lang kayo on our social network sites, Facebook, Wag Kang Lilingon, Instagram, Wag Kang Lilingon, PH, ano pa ba? Twitter, Wag Lilingon, meron pa ba? Email, wagkanglilingonph@gmail.com. Ayun, so medyo marami na kaming na-receive. Thank you guys sa mga nagpadala. Yes. Promise, mag-iisang deeper episode ulit tayo ng mga listener stories. Correct. Ayan. The more, the merrier. Ayan. Okay. Oh, Mims, ikaw na. Ikaw na mauna. Ako mauna. Oh, ako nauna last time. Ayan, ito, ano to? Ano lang to? Pick up line ba to na makukonsider? Sige. Ito narinig ko push lang kasi to from somewhere. So, dahil ako ay si Mimai. So, mimang topic ng aking pick up line. Ay, so, alam mo ba, parang ang ano na is, alam mo ba na matagal ko na gusto maging meme? Bakit? Maging member ng pamilya. Hindi ko kinakaya to, pauso ni Grace kasi yung pick-up lines at quotes. Kasi February. Sige, in the spirit maging of... Maging membro ng pamilya. O sige. Push natin. Asahan natin yan. O, ito naman yung akin. Baka kaya tayo pinapaikot ng mga mahal natin kasi... Akala nila, lechon tayo. No. Diyos ko. Hugot talaga yun. Pero kung mahal nila kayo, kahit ano pang size, oo. Whatever nyo. Shape.
shape, love nila dapat kayo. Hindi nila kayo dapat paikutin. True. That concludes our first episode of season 3. So, I'm Mimai. And I'm Grace. And this is...